Ano, matito ka pa? Ha? Nga pala. Ano ba? Bakit ako nito pa? Uy! 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 Tumigil kayong dalawa. Ay! 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 Nako! Ay! Nako! Ano ba? Oh my God! Stop! Ay! Na. Shit! Shit! Uy! Uy! Putang ina! Ay! Kanina nga pa gago. Tumigil kayong dalawa. Tumigil ano kayong ba? Tumigil kayong dalawa. Ay! Nako ba? Shoot! Diyan ka. Papi! Ano? Ay, naku, ano ba? Putang ina, matatamaan ako sa inyo eh! Ay, ano ba? Putang dalawa ka! Doon pa. Pumasok ka doon! Famous! Di ka kilala! Baka masyadong malaki ulo mo! Uy! Tumigil ka na, papi! Famous ka dyan! Alam mo kung sino ba? Pumasok ka doon! Maligo ka! Magpalamig ka! Madami talaga nag-alag ka sa akin ng house tour. Kaso, hindi na ako nag-vlog. So, paano ba? Welcome sa bahay na Tola Tami. Ito agad na natin makikita mo kung sino ang nasa labas. Ayan, makikita mo agad. May CCTV agad siya dito kung sino ang kumakatok. So, hindi mo kailangang sumilip or magtanong. Ayan, nakikita mo agad kung sino yung bisita mo. Dito ang napakagandang sala ng Toro Family. Pero bago ko muna ipakita sa inyo sa kanamin, bubungad agad sa inyo yung mga awards namin before ng Toro Family at awards ko. Then, dito naman, syempre napakaganda kasi high ceiling siya. Yan, napakataas niya at meron pang chandelier sa taas. Napakaganda niya. Pagkakamala lang ang mall tong bahay pa nag-tiktok kami. At ito naman yung napakaganda at napakalaking sofa. Bagay na bagay siya sa napakataas na kurtina. Ayan. At hindi ko talaga yun nilagyan ng kurtina yung taas na yan kasi kaya hindi ko siya sinagal dahil gusto ko tumatawag pa rin yung sunlight, papasok pa rin sa loob ng bahay. Itong furniture namin, sobrang tagal na ko itong inantay. Sobrang na-excite talaga ako dito kasi mahilig ako sa ganitong kulay. Parang ilang bahay na sunod-sunod ganito yung mga gusto kong kulay ng aming sofa. At sobrang thankful ako sa furniture deals kasi napakagandang deal ng ibinigay nila sa amin at sobrang komportable kami dito ng family ko. Kasama yung iba naming mga sofa sa dating bahay, dinala ko pa rin siya dito dahil sobrang comfy-comfy niya. At mahilig na kami tumanggap ng mga bisita. Dito naman, sa unang kwarto ng bahay ay enters room agad-agad. At dito yung mga chinelas namin. Dito siya sa gilid para hindi makalat. At dito agad ang ating mga guest CR. Para sa ating mga guest, I mean. Guest CR. Siyempre yan. Salamin, lababo, inidoro, bidet, shower area. Grabe ka kayo kay CR. Woo! Walang gantong CR. Siyempre, dadako tayo sa editor's room. Ah, ito yung editor na kami. Ano? Ito yung table ni Jansky. Dito siya nag-e-edit. Yan, ang kanyang iPad. Aircon! May motor. Big bike, pero maliit. Wala't mo, ano? Ano siya? Dito? Laraan. Kama niya, guys. Kasi si Bay, at yata siya mahilig ng mataas na kama eh. Siyempre, ayaw niya magpakabog sa aming sala. Meron din siyang carpet! Yan, monitor din dito. Ngayon ko paano siya mag-edit. Maka ganun siguro, dalawang ano yung gamit. Puro laruan. PC ko to? Ay, ito yung PC ko, oo. Yo, so ganun nga siya mag-edit. Dalawang ano ginagamit niya. Hard drive, kanyang mga bag, laundry basket. Nabusa ko mamata. Ito talaga niya yung pakit. Ang kanyang damitan. Nakangalan mo! Ang dami sapatos ah! Walang balo naman pala yung editor ng Toro Papi. Siyempre! Oh. Tawing ngiti. Saka walang pa tayo ng aircon yan. Wala yan. Ito nga matindi guys. Kaya niya itakbo yung lahat ng kotse namin. Nasa kanya lahat ng spare. Let's close it. Then we wait. Ganda naman po yung dining table namin. Dito kami mostly nagbabanding or kakain. And siyempre meron tayo dito. Aircon para hindi tayo pagpapawisan. And ating napakagandang ilaw. Napakalaki ng glass. Tapos di mamaya ang bitchan. At wala tayong ambag doon. And syempre, dito naman masasikatan talaga ng araw. Vitamin D, yes. And dito, meron kaming paikot sa bahay.
And syempre, thank you so much sa furniture deals na napakaganda namin dining table. Actually, madaming pinagawa sa bahay na to. Napakalayo niya sa dating itsura niya and sa ikukumpara namin ngayon. Talagang malayo siya. Pero, syempre, dahil nga may respeto kami din sa may-ari, hindi na lang talaga namin pinakita yung dating niyang itsura. Ewan ko ba kung bakit ganun sila, Oni. Basta nahawa na lang talaga kami lahat na kada na lang may bahay kaming titiran, parang the biggest project ang atake nila. Talagang pinaparenovate talaga namin. Yung kahit na hindi siya sa amin, kaya yun, hindi ko ba alam? Hindi ko na rin talaga alam. Pero syempre, sobrang proud naman talaga ako sa outcome ng renovation namin, di ba? Sobrang ganda naman. Nakita nyo naman, di ba? And syempre, pagod-pagod yung asawa ko dyan, no? Mas may time pa nga yun sa renovation kaysa sa akin, eh. Ay, sa wakas, natapos na rin ang pagbabantay ko sa bahay kasi ako yung inasahan talaga sa pag-renovate at pagbabantay sa mga naggagawa dito sa bahay. Kitchen area. At itong siguro isa sa pinaka-exciting para sa akin kasi, Dai! May center island. Pak! Shushan la ang lola niya. Hindi na tayo. Anyways, ito ang ating clean kitchen. Kaching nga, may center island. meron tayong electric na lutuan. Just in case na tinamad na naman akong bumili ng gas. Ayun, meron tayong malulutuan. Sobrang linis as you can see kasi nga nakaka-usi nga naman kaya clean kitchen para wala masyadong gamit, diba? So ayan, yun lang nakalabas dyan. And konting tour lang sa mga nasa ilalim. Ano lang naman to, mga naka-organizer na mga spices. Dahil nga clean kitchen. Flex mo lang sa inyo itong lapit pili. Oh, diba? Pwede palitan niya ng ganyan. Nagagana na natin, dai. Oh, pwede, At huwag kayo, meron tayong mga ano. Ito na yun. Oo. Oh. Diba? Dito yung mga vegetables namin, gaganyan lang. Stack, linis-linis, ganon! Sena! Very, very excited na talaga akong gamitin ito araw-araw. Kasi nga, napaka-social, diba? Tignan mo, may pasyandil yung patay sa taas. Ah, ganon, diba? And then, magagawin tayo dito. Meron tayong dispenser na nakarekta na sa linya ng tubig namin. Nakarekta na ito sa linya ng tubig namin. So, hindi na kami bibili ng mga mineral. And then, nafi-filter na talaga ngayon. So, malinis na talaga yung tubig namin. At ang pride namin sa kitchen, you can see inside. Dekatok na ho ang rat natin ngayon. At medyo marami-rami rin yung stacks. Medyo naka-LL po tayo nung nakaraan, kaya medyo madaming pambaon yung mga bata. And super refreshing yung eksena kasi malinis. Malinis talaga siya. So, hindi ka mahiya sa mga bisita niyo kakain, may kita nila, ay, ang ganda ng kitchen nila, parang masarap yung pagkain nila. Abangan niyo na lang yung mga magiging cooking show namin dito. So excited! Ciao po! Siyempre kung may clean kitchen. Meron tayo. Ang ina, may ipis pa dirty kitchen. Pa'n may ipis? Kunin niyo muna! Bukamin lang yan! Oo! Oh, isa kayo may kukitur doon! Ba't may patay na ipis? Kuwagalaw-galaw mo yung paa! Pati na! Ano ba yung titol mo? Ano ba yung titol mo? Dirty kitchen! Kaya nga dirty! Kaya nga, maipis! Tumutusin ko akong kala mong angas ko! Okay? O, di patapan ako! Sige na, mag-tour ka na! Okay lang! Maipis! Sana! Unang-una may kaya dito syempre ang ating chest freezer! Kaya alam mo ba ang chest yan? Kasi maninigas ka na nakaganyan! Meron tayong basurahan. Of course, meron tayong gate. Lalagyan ng bigas, guys. Meron na lalagyan ng bigas. At syempre, meron tayo dito mga condiments. Mga panglasa sa pagkain at mga pang-seasoning. Ang aming ulam for tonight, we have the kalan. Kung dun sa clean kitchen, meron tayong tecoriente. Dito meron tayong digas. Lababo. Anong kitchen ang merong lababo? Kami lang. Grabe, sobrang inig. Guys, walang special. Ganun siya. Plato namin, kutsara, mga kaldero, kawali. Yan, guys. Meron tayo dito CR. Para pag may mga bisita, ganito, ganyan. Or talagang tinamad ka ng umakyat, gusto mo na lang mag-boost ng sama ng loob. Ayan, ang aming CR dito sa likod. Bago tayo pumunta sa aming laundry area, ito yung bilhin ni Jowa. Lalagay mo dyan yung damit. Tapos may steamer sa ilalim, sambay mo dyan. Para kunyari, hindi umaraw, kailangan maglaba, kailangan yung damit, matuyo agad. Meron tayong steamer dyan sa loob. Pwede kang magsauna dyan kung kasama. Tangke! Tubig. Tubig yan eh. Tangke ulit. Ito na yung laundry area namin, guys.
lagay natin special. Merong lababo, may washing machine, may mga hanger, sabong panlaban, quarter, mga nalabanan nila ate. Galing sa dining area namin ay meron kaming, grabe, ito yung isa pinaka-favorite ko sa bahay na to. Ito, itong buwan na to. Charot! Ito yung parang, para sa akin, parang camping kayo namin dito. Garden namin. Yung mga binili kong pang-camping, sinetap namin dito para dito kami tatambay dahil nga outdoor to. Ganda siya sa gabi. Napakalawak niya. Napakaganda niya. Yan. Though fakers to, ito naman, original tong mga to. Totoo talagang halaman siya. Ito ang halaman daw siya, sabi ni Owa. At napakaganda niya. Ikot tayo ulit. Yan. Pati yung labas, napakaganda din niya. Itong bahay. Doon naman yung patagos nun, pa-dirty kitchen doon siya. So, napakaganda na ito kasi gusto ko yung ganito eh. Parang may privacy ka sa loob ng bahay, pero naarawan ka ng sinag ng araw. Kasi mahirap yung ganun eh. Madalas, ngayon kasi sa mga klase ng bahay, para maarawan ka, kailangan mo lumabas. So, ito may gantong area ka, dito yung chill. Tapos nakikita ko pa yung mga tao sa sala, ganyan. So, parang mas nakakahinga ka dito ng maliwalas. Parang ganun. Tapos, pag gusto pa siya kapunta sa doon! Papunta yan sa harap ng bahay namin. Bet na bet ko talaga dito. Birthday! Kapta sa mama! Birthday! Baka lang! Ako ko birthday! Birthday! Ka dito! Birthday! Wala, alis na ako. Tara na! Tara na! Easy access lang sa bahay. Pag nainitan ka naman dyan, ayaw mo na ng fresh air. Iinitan ka na ulit sa loob. That's your makeup? Mommy, can't buy this at the mall? But I want this. Can you please give this to Mommy Oni? Yes, you will give this to me. Thank you, Happy. It's now mine. Vince, look! I have my makeup now. I'm having Mommy Oni. You give this to me, right? Kanina to? I'm happy. Mommy Oni, this is also just mine. Thank you, Mommy Oni, for the big house. What did you say to Mommy Oni? Thank you. Thank you, big house! You want a big house? What's your name? Hampita! Happy, who is this? Butter! That is butter! This is my room. That is your room. This is mommy's room. And ito naman yung kwarto namin. Siyempre, salamat mommy, Oni! Malaking kwarto naman, eh! No, this is our room! Is this your room? Yeah. You have a very, very magandang room. So as you can see, napakalawak dito. Pwede talaga maglaro yung mga bata. It's your big room! It's my big house. Your big house and your big room. So dito guys, ayan, napakalaking space. Una-una sa lahat, napakalaking cabinet. So ang dami na talagang mailalagay. And dito, sobrang laki ng space kasi nga, nandito yung mga bata. And then maglalaro-laro sila dito. Love you too. So ayan, malaking space. And then may privacy rin kami mag-asawa kasi dito yung kama namin. Can you go to Mommy Oni first? Okay. And then dito naman, ayan, ang laki ng kama ko. And super, super peaceful kami dito mag-asawa kasi sa wakas, may privacy na ulit kami. And medyo nahihirapan kasi kami noong nakaraan dahil nga kasama namin yung mga yaya. Pero ngayon, sobrang happy ko talaga. Kasi may sarili na ulit kaming room mag-asawa. And you know, mas napapatibay ang relasyon gabi-gabi. Charot! And ayun, super super happy ako. And then may area pa ako dito. Imagine, may area pa ako na puro abubot, puro perfume, makeup. Tapos may area yung asawa ko dito sa laptop niya, pang office works, ganong eme. So ayun, nothing special naman. Pero ayun, ito ang aming mini CR na medyo madaming gamit. Kasi nga, since nanay ka, hindi pa pwedeng simple lang. So, iba't ibang klaseng toothbrush, iba't ibang klaseng toothpaste. Tapos nandito yung panglinis ng bote, may mga sabon, ganun. And then mga kung ano-ano pa. Iba't ibang klaseng pangkatawan. And very ano to, very malawak naman siya. So yun, very happy ako. Kasi pag kunwari natatay yung asawa ko, tapos ako gusto kong maligo, may cover na. So hindi na kami magkakabasaan. So yun lang meron dito. And thanks so much, Mommy Oni. Ito yung side ko, tapat siya ng aircon. Siyempre, ako yung nagwagi. And meron din ako dito yung side table. Nilagyan ako ni Mami kasi nga, sa taas is, dun yung study area nila, Tyrone. Yung dito ako gumagawa ng mga, ano ko, works ko. And then, siyempre, meron lang din ako ditong vanity para pag nag-ayos ako. So, yun lang.
Masaya naman ako na may kasama ako sa kwarto. Pero syempre may mga times talaga na gusto kong mapag-isa as, yun nga, nagdadalaga, gensiting, gusto mo solo ka minsan. Pero masaya dahil meron kang makakachikahan, mapagrarantan mo kahit medyo mas bata sa akin yung kasama ko. And minsan sakit din sa ulo kasi napapagalitan ako. Ate ako yun. Pero sobrang nainis lang din po talaga ako kay Ate Pai. Kasi yung amoy niya po sa buhok, hindi po siya nag-aano. At yung pabango niya po, hindi ko po gusto yung pabango ni Ate Pai. Tapos, kada umaalis po siya, papuntang fab. Lagi po siya nag-iiwan ng kalat. Pupunta na lang kami, wow, ang linis. Pero totoo lang po, sobrang kalat po. Parang naging sarcastic na lang po. Kasi po, hindi niya po nagagawa yung part niya as roommate po. Kumakain po siya, iniiwanan niya po yung pagkain doon. Kinukulob niya pa po. Pero po, pag Friday po, sobrang saya ko po kasi pwede po ako magpuyat. Tapos, nagkukwentuhan po kami, nagchichikahan kung anong mga chismis, ganun. Masaya naman po talaga. Ito naman po yung side ko po, sa gitna po ako at hindi po ako nagwagi sa aircon. Tapos ito naman po ang vanity ko po at inayos po to ni Mami. Kung napanood niyo po, inayos po siya ni Mami. Gusto ko po, pero po masaya po ako na meron po ako sarili. Masaya din po ako na may kasama po ako. So parang parehas ko po silang gusto. Tulog ka mag-isa tayo, Ronya. Kaya mo, mag-isa rin ba? Kailangan ko po maging independent, Mami. Wow! Si Tay Ronya gaganyan-ganyan lang na nagre-reklamo siya na may kalat si gantong ka-roommate niya, magulo yung ganito, may naaamoy siya. Pero takot na takot siya magkaroon ng sarili niyang kwarto. Guys, as in. Meron kasi talagang sariling kwarto si Tay Ronya dapat doon sa bahay na ipinagawa ni Jowa, bahay ng Toro Family. Nung nalaman niyang may sarili siyang kwarto, iniisip niya agad kung paano siya matutulog. Tatalokbong daw ba siya, magtatakip daw ba siya ng unan kasi nga natatakot siya. Ganun. So, ito naman po yung bed ko and katabi ko po yung cabinet and yung kaharap ko po, puro cabinet din po. Ito naman yung CR namin mga girls. Simple lang siya and as you can see, meron kami dito yung tissue nilagyan ni Mami, mga toothbrush. And yung shower natin, yes, opo, thank you, Chong, napalitan na dahil meron nga akong trypophobia. Ayun lang siya. Wala sa kwarto ng mga bata, ayan, dito nakastock yung mga gamit ko. Lahat ng mga skates ni Mami on, ayan siya. So dito ko siya nilagay kasi matagal na panahon ito nasa kabilang bahay namin at hindi ko siya nagagamit. Kaya dito lang siya. Okay, pagpasok ng kwarto, ay, bubukad agad yung dressing room ko. Parang ganun, dressing, hindi siya dressing room pala. Vanity? Oh, vanity pala kasi nasa dressing room ko to dati sa palasyo. So nandito siya ngayon and bubuksan yung ilaw, mga makeup ko, etc. Bubawasan din ako para malinis. Patayin muna natin ito. Papalinis ng hangin. Aircon, ito yung workspace ko naman. And laptop na lang talaga yung ginagamit ko ngayon kasi parang mas nakakatipid siya ng space. And sobrang nakakatuwa yung gantong klase ng table kasi marami akong documents dyan. Ito naman yung mga salamin namin ni Jowa. Ito mga kung ano na lang din, salamin. At syempre, dito nangyayari ang himala. Tagabi-gabi, sarap. Dito nangyayari ang aking pinaka, parang holy grail ba tawag dito? Pinakapahinga namin ni Jowa ito. Ay, gusto ko lang mag-shoutout, grabe. Sobrang thankful ako sa Furniture Deals. Kay Boss Al, siya yung nagbigay ng kama na to. At ang tagal ko na tong kama kila Mama Marie, kaya kinuha ko siya dito paglipat namin. Sobrang comfy nito. As in, kung alam nyo lang, pag humiga kayo dito sa personal, para kayong oh, diba? Pati si birthday na papahiga. Para kayong lalamunin ng buhay. Lumulubog ka talaga ganun. Kaya sakto yung balakang ko dito. Yung pwet ko, yung dede ko, kasi lumulubog talaga ako dito kapag humihiga ako. So, ang ganda pa ng tone ng kulay niya. Siyempre dito, naglalagay kami ng ganda ni Jowa sa kwarto kasi pag walang ganito, may mga tumatambay dito sa kama. Parang kami nahihiya eh, di ba? Kami nahihiyang gumiga sa kama namin, be. Kaya dyan kayo, dito kayo tumambay sa upuan. Ganon. I can't tanggal Mami Onis ko to. In my head, I'm Mami Onis. Kung I have tanggal kuto. Careful please, be careful with my head. Tanggal my kuto please. Seryoso siya, Mami. Baby Dudong sleepy. Humpy sleepy. Ewan ko kay Mama Marie.
para ayaw dito sa bahay. Kasi lagi niyang sinasama yung mga bata sa labas para kumain o mag-bonding. Sama ka na kay mama! Ate, gagamati. Nagawa ng baby. Tuwan-tuwa siya sa ite. Ba? Wah! Pero basta, pagpunta na siya dito, pag wala siya kausap sa umaga. Pero madalas talaga gusto niya out of town, mag kung ano-ano. Kakain na lang, may ganun naman dito, pwede naman mag-grab dito lang sa bahay kainin. Pero mas pinipili talaga niya na lumabas sila. Ganun yung eksena niya. Bata kasi nga nahimiss niya si Lola. At dati daw, nung taga Bulacan kami, dun siya diadala ni Lola para kumain. Letre fan, lamok, PS5 ni Tyrone niya nandito para hindi masira ng mga bata sa labas. Siyempre kung ano-ano mga gamit, chacheboreche, mga gamot, TV. Kasi mahilig kayo mag-movie ni Owa. Speakers, kung anek-anek. Ito naman, itong pillow ko na ito dahil na grabbing acid ni Mami Oni. Ganito siya. Pag ganyan talaga siya sa kama. Pag, kunyari, matutulog ka na, mali kasi yung pagkakain mo matutulog ka. So may mga times antok na antok ako after ko kumain. So ganyan yung unang na yan, kaya siya, minsan dito ako natutulog, minsan naman hindi. Ganun pala yun, kailangan pag kumain ka na, 3 hours bago ka humiga. So yun siya, malaking tulong sa akin to. Itong una na to. And, eto, may on the go ako dito na ano eh. Na maleta. Nabili ko lang doon sa TikTok shop. Tuwan-tuwa ako dito kasi pag ganyan siya. Ayoko kasi yung maleta na malaki nga, pero pag ganun, bubuksan mo pa, isi-zipper mo pa, tapos bubulat-latin mo sa lapag, yung ganun. Ito isang ganyan lang siya. At ito na agad yung mga kailangan ko. Lalo na may mga biglaan akong taping. Alis, andito na siya kaagad. So magulo pa siya ngayon. At on the go ko itong maleta. Dito sa side, mga chachabulat siya lang sa ilalim. Ito naman, mga snacks ko. Kung ano-ano. Sky Flakes, ito naman ang cabinet ni birthday. So ano bang mayroon din sa cabinet ni birthday? Ayan, mga wipes niya, paglalabas kami, suklay niya, yung spray niya, pag nag-allergy siya or ano, something. Ito yung mga on-the-go niyang pagkainan. Basta nagaganan siya eh. Ayan, mga diaper niya. Ayan, mga pang-happy tummy niya. Meron din siyang diaper na pwedeng laban. Ito naman, moisturizer niya. O, di ba? May poker yung ano. Yung bebe ko. So, yun siya. Mga laruan niya. O, diba? Effective yan pagkuha ng atensyon ng bebe ko. Dito naman, pagpasok mo ay merong malaking CR. Grabe, sobrang enjoy na enjoy ko na meron akong malaking CR, meron akong malaking salamin dito. Tapos, dito nilagay na lang namin yung tubig. Kasi nakakatawad ni San Juaba. Eh, kailangan akong magtubig-tubig sa buhay. Ganto lang siya. Huwa ka lang dyan. Tapos, here. Ganun siya kaagad. Ganun. Ito naman ang mini ref ko para sa skincare. Ito naman manuka honey. Hindi ako pwede mawalan nito kasi dito ako gumaling din sa acid ko. Nakatulong din siya sa GERD ko. Ito naman ang relaxation mode at ang swimming pool ni Happy. Mahilig siyang maligo dito. Sa gilid, naglagay ako ng ibang mga cheche-boreche na mga kung ano-ano. Ito kasi, parang ganito, nagre-ready na ako ng mga damit para pag kailangan ko agad magpalit. Kasi yung mga damit na namin nasa baba. So, ayan, mga panty, mga kung anik-anik yan. Actually, mga buhok ko din ito eh. Andito rin yung pang vacuum ko ng sa kama. Kasi si Joe, parang tigabati siya sa likod. Kaya kailangan talaga binabakin din namin yung kama. Ito naman yung platsyahan ko. Actually, steamer to, pero na-amaze ako dito at binili ko lang dito sa TikTok shop. Ganyan siya. So, alam niyo na, sinaturo niya kung paso na sa school. Kailangan, meron tayong kabayo na maganda din. So, dito ako nagpa-plansya. Ayan siya, ganyan-ganyan. Papanggap ako may gano, may plansya na lang. So, yan, ganyan-ganyan siya. Sasak mo lang and pala. Very, very mommy ang atake. Ang dali na lang din i-set up. Yun, syempre, vacuum.
Kaya pwede mo lang vacuum. Actually, sobrang laki na itong CR na to. At natutuwa ako dito kasi pala sa skincare ako, nag-lotion ako. Hindi na ako nalalagay kasi may aircon siya sa taas. Dito din, syempre skincare. Hala, may kutsara ako dito kasi nagmamanukahan niya ako. Hindi na mabali jowa. So, syempre dito ang fab, ang skincare. Yan siya, dito kami nag-ihilamos, etc. Patugtog kami. So, may speaker ako dito. Mayroon kami ceramic dito. Meron din tissue. And dito rin may mga kung ano-ano skincare din at mga gamit na kailangan sa buhay. Sa kaliwa, nakakatuwa kasi luma na to eh. Nung lumipat kami ito, meron na to. Pero sobrang sarap at komportable paling maligo dito. As in, tsaka spacious talaga siya. Ayan, mas spacious. Wala nang masyadong nilalagay sa paligid. Kasi dito lang lahat ng shampoo, sabon, mga ganun atake. Meron din akong ganito dito kasi minsan kahit naligdig ako pa nagawabad kami, nilalagay ng phone dyan. Parang gusto kong manood, ganyan. Pwede rin siyang ma-shift ng paganyan kung gusto mo naman. Landscape ba tawag? Pa-landscape yung pinapanood mo. Kabila, dito, makikita mo agad may bangkito. Kasi palagi ako may kausap at laging madaming dumadalo sa akin itong mga bata kapag tumatay ako. So ito ang aking trono. Ito siya. Ito din ako nanonood. Pag-board ako, pag ang tagal kong tumae, pwede rin siyang paganyan. Napaka-helpful niya ito sa buhay. Like may ganito sa CR. Yan, halos ang dami kong naging shoot dito na daming kumakausap sa akin nandiyan. O tapos, ganyan. Wala akong free time na ako lang mag-isa. Wala akong privacy. So pag tumatay ako, ganito siya. Actually, may tabo pa nga ako dito eh. Panglinis. Ito rin nabili ko lang dito sa TikTok shop. Yung panglinis ng bowl na natatapon to. Pwede mo siya pala lang. Tapos ito na yung stocks niya. Hindi ko kaya tumain nang walang ganito. So, may talaga akong nakatapak sa ganito pag tumatay ako. Mula sa aming second floor, mga pamangkin, makikita niyo ang aming sapatosan. Yes, that's our collection. Ito na ang aming third floor. Sapatos ulit. Siyempre, hindi na kasa dun eh. And guys, upuan. Tambay-tambayan, bahay-bahayan. Andito ang aming mga comforter. Ayan. May mga secret storage yan, guys. Tapos may pull-out din dito na... Ayan. Walang foam. Ito, pangtanggal ng moist. Si Papi nagbili niyan eh. Ito yung regalo ni, ano, kay Rob, kay Tony, Arcade. Siyempre, pang mga vloggers, may ganyan tayo. Yan, camera. Tapos ito pang ballet ni Papi, ni Happy, at ni Tyrone niya. Yung mga damit nila, pang ballet. Ito naman ang ilaw namin. Ginagamit namin kapag may interview at kung anong mga eme namin sa buhay. And we have our electric fan here. Ito, mga dagdag yan, mga stand para sa camera, may ilaw pa doon. Tapos andito yung pang-projector namin pag ginanon. Siyempre, aircon na may extension. Lupit. Aircon ulit! Painting or mga something na ginawa ng kamay ng ating mga taga-support. Ito naman ang aming meeting area pag may mga ka-meeting at ang study room ni Ika Tyronia. Ito po yung study area po namin. Ito po yung side ko po. Tapos ito naman po yung kay Ate Ika. Sabi po kasi ni Mami, para daw po makapag-study po kami ng maayos. Walang makaka-distract po sa amin. Wala pong makikipag-usap po sa amin. At focused po kami. Tapos, ito naman po yung pahinga area po namin. Ah, nilagyan ko talaga sila ng sofa dito. At ang sabi nila, dito daw sila matutulog pag inaantok sila sa online class. Mami! Ang galing mo, ha? Ano? So, pag break time mo, gano'ng katagal ang break time nyo? 20 minutes po. At ang matiti sa kanila, si Ika, nakikita niya lahat dahil niya lang CCTV. Alam niya agad kung nasaan ang saan man. At ang matindi pa, lagi siya nagre-reklamo, lagi siya yung mga blanket. Ayan, mag-blanket si Tyrone niya sa ano. Bakit? Tutok sa aircon. Ay, taray, naka-21! Nakaraan, lagi 17 yun ah. Dito may mga gamit ako ng mga kung ano-ano. Siyempre, tambak tayo ng mga flavor ng mga gagamitin ni Mami Oni. At saka minsan kasi namimigay ako sa event. Ayan. Ang pakadami niyan. Stock ko yan. Inakit ko talaga yan at ayaw ko may humingi. Ganun yung atake niya. Napakadaming storage area dito. Pero isa lang papakita ko sa inyo. Ito lang. Basta sobrang laki niya hanggang dun. Diyos na dun. Andun nga yung mga stocks ng ano namin. Tissue eh. Punin ko nga. Ay! Wala na tayong tissue sa baba. Kailangan natin ito ibaba. Ano ba? Wala na! Ang gwapo mo, ano? Ang gupit na ka, guys. So, yun. Andito tayo sa garahe namin. Ito-tour ko kayo. Ito ang unang makikita nyo. Motor to. Siyempre, motor. Ito, punta tayo dito sa unang video. So, unang video na ito, dressing room. Magulo pa, guys, eh. Kasi nga, bagong lipat, diba? Dressing room yan. Sa amin to ni Papi. Tapos makikita nyo to. Ito yung kay Mami On. Tapos, sa may dulo, sa amin ulit yun, guys.
Yung isa namin, showroom. Showroom. Tapos bago tayo pumasok dyan, ito. Kaya nakakalat yan, guys. Galing yan kay Inko. Kasi itong mga tusa to. Ano ito? Trusted namin to nila Mami Oni. Shoutout pala sa Inko. Maraming salamat sa mga pinadala niya sa Toro Family. Sa to, makikita niyo dito. Puro sabatos naman namin ni Papi. Magulo din. Guys, tapos may mga box dito na kailangan mo itapon. Ewan kay Papi. Yan. Puro sapatos yan. Ayan guys, tapos mapapansin nyo dito sa basement ay sobrang liwanag kasi lahat ng mga yan. Ayan, lahat dyan, pinagata namin ng sobrang liwanag. Gusto kasi ni Mami Oni maliwanag yung basement kahit kami rin gusto rin namin maliwanag yung basement para pwede rin kami dito mag-car wash. Asa rin mga damit ko, diba? Asa rin damit namin? Dito yun. Siyempre, hirap kami ni Papi sa lola mo dahil ang dressing room namin ay nasa baba. Sa underground, kung nasaan din ang aming garahe. Super na workout talaga. Dito, sa garahe namin, ay may tatlong kwarto. Yung isang kwarto ay yung kwarto ng aming kasambahay na tumutulong sa amin. Hindi ko na ito bubuksan para sa privacy nila. Ayan, siya para sa inyo. Nag-aaral sila sa sariling room at naka-aircon sila. Susunod naman ay ang aking dressing room. So, pinili ko ito kasi mas malaki ito. At naka-aircon din yan mga guys. Ito yung mga gamit ni Jowa. Dahil ayaw daw niyang hinahanger ang mga damit niya kasi mga polo niya nag-aangatan daw dito. Ang dami niyang arte. So ito kasi, sa condo pa lang, meron na kaming mga ganito. So sayang siya, ginamit na lang din namin ulit. Saka napaka-tibay na ito at saka ang ano niya sa lipatan. Minsan nga pag umaalis kayo para pumunta ng resort, ito yung ginagamit na namin. Hindi na kami nagmamaleta. So yan, napaka-organized ni Jowa. Maayos sa kanya mga damitan dito. Ako naman, lahat yung damitan ko. Mga damit ko to, nagbawas na ako ha, sobrang dami kong damit, nagbawas na po ako. Alala na yan, mga crop top, pants, mga dresses, ayan, mga dress, mga terno, mga jacket, mga mini jacket, napaka-crop top, eh napakadami niya. Ito rin, gamit ko din to, na magulo pa, hindi ko siya naayos, isa din kay Jowa, nahanger din siya sa gilid. So, yun siya. At alam niyo ba, dahil nasa underground tayo, meron kayong mga medyas din pala. Sorry. Dahil nasa underground tayo, bumili si Papi ng ganito. Mapapansin niyo sa bahay namin, puro may mga ganito kami. Kasi, nag-iipon siya ng mga tubig. Kaya, kumukuha siya ng mga tubig sa paligid para hindi mag-moist at hindi magsimula ng mold dito sa aming mga kwarto. Tapos, ito, pinagawa din namin to. May ganito kami para pag hindi ko abot, natayo lang ako dito. Kaso tanggal pag naka-heels. Para makumuha ng mga dress ko. Kasi para hindi lahat inaasa ko kila. Papi! Kila Owa! Kasi sila yung matatangkad, diba? Ang lit-lit-lit kong babae. Kaya yun siya. Tapos ano naman yung dressing room ng isa. Yung isa kong kakompetensya na online seller din. Kasi para kami nag-ibenta ng damit dito eh. Ando naman kay Papi. Assist ko na po kayo pabalik sa taas. Patayin mo pa kayo tayo sa'yo! Assist ko na po kayo pabalik sa taas, sir. Actually, kasi nahiya talaga ako kasi nga, yun naman lola niyo, mom of two, pinapostpartum, tinatanggal niyo pa yun. Kaya naman pakita mo yung dressing room mo. Ipakita mo kasi yung so, pagulo pa po talaga siya. Kasi puna-una po talaga mag-open yung kabilang, store. Store. So, yung sa amin, kakabagsak lang po ng mga supplier gamit ng stock, kaya malita niyo mga nakabox-box po. Pero naisang pa yung... Ay, ang kalat! Ay, ang burara! Oh my God! Naisang pa yung... Hindi ako makapasok. Nag-carpet nga sa baba, pero ang kalat! Oh my God! Ang naisampay ko na yung ibang paninda, pero... Kasi iba, hindi pa nasasara, Papi, yun. Yung iba, ho, ay... Ayun. Oh my God! Madami pa po talagang mga stock na hindi pa po na-unbox. Ayan po. So, makikita nyo, it's a mess. Parang buhay ko lang. At ayun lang, huwag na natin patagalin, hindi na pagtitigay masyado. Masyado nyo na lang malakuha. Feeling ko sakit ko siya, parang sumpa sa akin na hindi na talaga naganda ayos-ayos yung gamit ko. Kasi hindi ko rin pa alam sa sarili ko kung bakit ba ako ganito. Pero tinatry ko talagang ma-figure out paano ko matatakil yung mga gawain. Kung paano ko sila matatapos sa isang araw. Kasi talagang kalaban ko rin minsan yung sarili ko when it comes sa pagliligpit. May gugustuhin akong unahin, may gugustuhin gawin muna ito. Tapos hindi ko na sila matatapos. Ganun. Kaya ayun, problema ko talaga siya. Ako na rin yung problema talaga. Yung kalat ni Pop, ni asawa, pag sinasabihan ko siya sa mga kalat niya, ayaw niya ligpitin, pero pag yan na si Tony, yan, tatapon na niya, papamigay na niya. Una pa lang sinabihan ko na siya, pero pagdating kay Tony, tatapon niya, papamigay niya. Sumunod na siya pag sinasabihan ko pa lang siya na ganun, para hindi na iba magsabi sa kanya. Makalat kasi talaga siya. Sinadya ko talagang hindi pakita yung labas ng bahay namin kasi sa ilang taon na ginagawa ko yun, ang daming pakiramdam na na-invade talaga yung privacy ng Toro family. Kaya hindi ko na siya sinama.
Yung wall of fame namin, kaya ko siya laging sinasabit. Pag napapagod ka na, tapos nakikita mo siya, yung pakiramdam na okay lang yan. Dahil lahat naman ng sipag, lahat ng trabaho, may bunga yan. Nagpaparemain siya sa akin ng ganun. Madami talaga siya. Isa po, yung sa third floor, yung family area din po. Yung isa po, study area po namin kasi wala po, favorite ko lang po siya. Ang ganda po kasi nung place niya. Tapos, ayun po, yung mga play button po namin sa YouTube channel po. Tapos, yung kusina, yun po talaga. Kasi grabe po, ngayon lang po ako nakita ng sobrang gandang kusina. Like yung parang napapanood ko lang po siya sa TikTok. Yung kwarto namin ni Harvey. Kasi syempre, may privacy na. Alam niyo na. Sulit na sulit ang privacy. Ganon. At yung kusina namin, which is yung ano lang ah, clean kitchen. Kasi parang, anin eh, para siyang puso ng bahay ninyo. Ganon. Nabubusog niya lahat ng tao, so kailangan malinis talaga yung area. Tsaka pride. Kapag nanoy ka, parang isa siya sa mga pride mo sa bahay ninyo na, oh my God, guys, ano, tignan niyo yung kitchen, ang ganda ng kitchen ko, yung ganun. Tsaka pangarap ko kasi talaga yung kitchen na may center island, yung pag ganun, cooking show, ganun. So yun, favorite ko talaga siya. At saka, ako rin kasi yung gumagasa sa pagkain. So, masaya din naman ako na, ano, ganun yung kitchen namin. Na may silbi ako. Na may silbi ako. Pero actually, kahit naman noon pa, talagang maano rin, maiba yung puso ko sa pagkain talaga. Parang ano ako, ako yung, kung parte kami ng bahay, lahat kami, ako yung kitchen. Ganun kasi di kami maubusan ng pagkain pagdating sa akin eh. So. Kaya nga, di kami naubusan ng papi dito. Dalag-dagang pa. Ganun siya. Yung family area namin, kasi sa sobrang tagal pinakonstruction ng bahay, feeling ko doon kami mas naging close ng Toro family. Doon na kami kumakain, doon kami nag-iiyakan, doon kami tumatawa, and mas naging komportable kami sa isa't isa nung lagi kami nandyan. Saka syempre no choice, doon talaga kami magkikita-kita since sa second floor nga yung kwarto namin. Yung kwarto namin ni Jowa, tsaka yung area ng mga sapatos. Kasi dun sa kwarto namin ni Jowa, kaya ako siya favorite. Doon kami nakakapag-movie ni Jowa. Doon kami nakakapaglabasan ng mga feelings namin. Doon kami nakakapagsabihan ng, na-miss kita today ah, dami natin ginagawa. Yung relasyon namin, doon din talaga namin na iintindihan yung bawat isa. Papanood namin doon yung favorite series namin, How I Met. Kahit na minsan si Jowa naka-iPad na lang. Yung iPad niya pa nakatapat sa tenga ko. Hindi ko na naririnig yung movie yung pinapanood ko. Naririnig ko na lang yung Grey's Anatomy. Doon naman sa bandang sapatosan, kaya ako siya favorite. Ever since bata pa lang talaga ako. So na magkaroon ng mga koleksyon ng sapatos. Kaya pag nakikita ko sila, nakikita ko yung mga sapatos ko, natutuwa ako. Tsaka may mga sapatos din kasi ako naregalo kay Jowa at kay Tyronia. Na pinangarap ko din na pag ako magkakaroon talaga ng partner at ng anak, gusto ko silang regaluhan na kung ano ba yung gusto ko. Kinahiligan ko, which is sapatos. Ayun. Oh, yung family area sa second floor. Kasi mayroong ano doon. May bonding kasi doon. Tapos mayroong Saturday night. Sa totoo nga niyan, magandang bonding para sa akin yung second floor kasi doon yung mga tanggapan ng bisita. Tulad ni Migayo, nagpunta doon tapos, ayun, bonding-bonding, gantuhan ng onte. Wala! Ano po? Nakakapagod. Tapos, paminsan po hindi ko ni po maintindihan. Pero, pinapa-understand naman po sa amin ni Mami ng Toro family din po. Kasi kasama din nga po ko sa mga ibang meeting. Nakakapagod po siya, pero masaya po siya. Kasi, kada lipat po namin, nagtatawanan po kami, chikahan ng madaling araw. Yun po talaga. Siyempre, nakakapagod, Day. Tulad ng iba na yung mga naging bahay. Lalo na yung pinagawa talaga naming bahay talaga ng Toro family ay hindi pa tapos. Maitayo at ma-renovate. Kaya, nakakapagod maglipat. Kasi tulad nito, 2 months na mula nakalipat kami dito. Ngayon lang kami nakapag-settle. Ang daming pang adjustment, ang daming pang gulo, ang daming pa dapat linisin. May pagka-OC ako sa mga ganung bagay. Kaya, ang hirap, nakakapagod din. Malay nyo naman yung maman, di ba? Mabili namin tong bahay na to someday. Nakakapagod, nakaka-drain.
Feeling ko nakakalito siya sa mga bata din. Kasi syempre sila Happy medyo nagkakaisip na. Parang feeling ko parehas kami kasi ako din naman dati. Palipat-lipat din kami ng bahay nung bata pa ako. So talagang hati yung memories ko. Hindi siya tulad ng ibang childhood na dito ako lumaki from kinder to hanggang grade school, ganun. Hindi siya ganun. So ngayon, nakakapagod day talaga. Nakakamiss kapag syempre nagawan mo na ng memories yung bahay tapos aalis ka na naman. Masakit sa feeling iwan yung bahay, pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin mag-move forward kung saan kayo mas komportable ng pamilya mo natitira. Ganun talaga. Nakakapagod siya actually, lalo na medyo dumadami talaga yung gamit namin, lalo na ang Team Happy, napakadami talagang gamit niyan. Pero at the same time, masaya dahil nga mas malawak yung space, mas nakakagalaw kami ng maayos. Deserve ko yan na marinig yung tanong na yan kasi ilang beses na lumipat yung Toro family. Pakiramdam, masaya na nakakapagod. Masaya kasi bagong vibe, bagong energy, bagong lugar, talagang bagong malalagyan mo na magagandang memories. Nakapagod kasi syempre men, parang sa isang taon na ilang lipat kami. Minsan di pa kami kumukuha ng helpers, di ba? Talagang kami-kami lang. Si Jowa kasi gusto niya pag naglipat, oh tara na, ganito, unti-unti. Pagod. Pero masaya din talaga. Nakapagod pero masaya. Palaki ng palaki yung bahay. Kasi iniisip ko yung mga bata, lumalaki sila, at gusto ko may natatakbuhan sila, maluwag, hindi din nakakayang tumanggap ng bisita pag gusto mong dito mag-celebrate. Kasi nga lumaki kami ng ng maliit yung bahay namin eh. So pag may pagkakataon na makatapa kami o makatira kami sa malaking bahay, ginagarap ko talaga yung opportunity. Kumunti man kami ng Toro family, marami pa rin kasi kami. At dumadami kami na dumadami dahil si Papi anak ng anak, ganon. Lahat naman ng bahay na natira namin ni Mami maganda eh. Pero po, ngayon po, na-feel ko po siya na bahay po talaga siya. Tapos, sobrang saya ko po kasi napaproud ako sa Toro family at lalo na kay Mami. Kaya, sobrang thankful po kay Mami kasi tumutulong na nga po siya. Ang laki pa po ng bahay namin. May space si Jowa para paghihinga siya pag sobrang stress na siya sa aming lahat, which is yung third floor. Eh ako naman, siyempre kung nasan siya, susunod lang ako eh, di ba? Maraming pasikot-sikot sa bahay na to na pag gusto mong huminga, hingahan mo yung garden, hingahan mo yung garahe, hingahan mo yung kwarto ng Team Happy, kung ano mang gusto mong hingahan dito. Ganun siya, maraming pasikot-sikot. Ambisyosa kasi kami. Yun yung nakikita ko ah. Ambisyosa kasi talaga kami and parang di kami nakokontento. Parang lagi kami may mas bagong gusto sa bahay. So pag di na namin gusto yung bahay, aalis kami. Or kaya may mga scenario talaga na hindi kami safe sa lugar. Isang factor din yun na hindi kami safe sa lugar. Kaya talagang aalis kami. Pero most of the time talaga, nananawa na lang din kami sa bahay. Ewan ko. Tapos lagi kami nangangarap ng mas malaki, mas maganda, mas malawak. May kwarto si ganito, may kwarto ka na rin. Siyempre lumalaki na rin yung pamilya namin. Siyempre, Dinadagdagan. Kaya kailangan talaga ng laki-laki ng bahay, gano'n. Wala, di ko alam. Kung ano yung decision na, yung decision na lahat, kaya sama-sama na lang. Kasi po, sinasabi nga po ni Mami, may rason naman po, parang isa po. Sa work niya nga po, kailangan dun, malayo po dito, 50 minutes. Tapos, sa naman po, sa school ko po, kailangan din po malapit. Gano'n. Siguro kaya rin kami palipat-lipat ng bahay dahil mas accessible siguro sa trabaho namin. And syempre nga, medyo dumadami na rin kami. Kailangan talaga may personal space din kami sa isa't isa. Kaya hindi kami magpa-function kung nasa isang crowded place lang kami. Mas better siguro talagang ganito, malaki. Nakakapagtrabaho kami ng maayos. Kung gusto namin ng alone time, pwede rin. Pero hindi pa rin naman nawawala yung bonding. Mataas kasi yung pangarap ni Jowa sa mga bahay. Siyempre, kami mga nakapaligid sa kanya, susuporta kami sa taas ng pangarap niya na yun. At nahahawa din kami, di ba? Pag mataas yung pangarap ng leader, tumataas din yung pangarap namin. NPA talaga ako eh. Mula nung bata pa lang ako. No permanent address na talaga. So, ang hirap. May mga dahilan, pero hindi din ako makapag-settle sa isang lugar. More on dahil siya sa trabaho. Ngayon naman, kung saan malapit ang school ni Tyronia, parang ganun. Lagi may dahilan para maglipat. Basta ako kahit saang bahay, malaki, maliit, basta buo kami, masaya kami ng family ko, dun ako.